Welcome back sa aking YouTube channel. Medyo maiba tayo ngayon dahil ang pag-uusapan natin ay ang tungkol sa itim na Nazareno. Alam nyo ba na napaka mahimala raw ng imahe na ito? Marami sa mga may sakit ang nananampalataya na sila ay gumaling sa pamamagitan ng pagsama sa prosesyon tuwing Piyesta ng Quiapo na nagaganap ito tuwing January o Enero 9 ng bawat taon. So ito, alam nyo ba na ang itim na Nazareno ay may kasaysayan? Ayon sa kwento, habang nilalayag ang imahe ng Nazareno na mula Mexico patungong Pilipinas, aksidenteng nasunog ang barko na kinasasakyan nito. At doon na nga isinilang ang itim na Nazareno, isang imahe ni Kristo na may pasan na krus na kulay itim. Ang pantayog ng imahe nito ay makikita sa simbahan ng Quiapo sa Maynila dito sa ating bansa. Nalagak ito sa nasabing simbahan mula noong 1787. Napakatagal na po ng panahon na yon. Ngunit hanggang ngayon, naroon pa din ang imahe nito. Pinaniniwalaan na ang nasabing itim na imahe ng Nazareno ay mahimala. Kaya naman, napakaraming sumasama sa prosesyon nito tuwing kapyestahan ng itim na Nazareno. Napakaraming mag-anak o magkakaibigan o sumasama, partikular kung may mga panata sila o kahilingan na nais silang matupad sa kanilang buhay. May mga kilalang tao na sumasama sa ganitong prosesyon. Unang-una na nga dito, ang naging vice-presidente ng Pilipinas na si Noli De Castro. Noong kasagsagan na siya ay nagsisimula pa lamang bilang isang broadcaster, ay mahilig siyang sumama sa nasabing prosesyon at sumasampa pa siya doon sa ibabaw ng karosa para lamang maabot ang itim na Nazareno. Maraming kahilingan noon ang broadcaster na nabanggit, at sabi niya nga, ito ay mga natupad. Isa na nga dito ang hiniling niya ay yung magwagi siya bilang vice-presidente ng ating bansa. Sa ngayon, hindi lamang si Noli De Castro ang madalas na nakikitang sumasama sa prosesyon na ito. Maging ang sikat na artista natin ngayon na si Coco Martin ay sumasampa din sa nasabing karosang yan, lalo na nung siya hindi pa kilalang artista. Maraming pinangarap itong si Coco Martin na matupad. Kaya naman, sumasamba o sumasampa siya sa karosang ito. Na sa ngayon nga, ay natupad ang kanyang kahilingan, maging ang kanyang karir, at siya'y nagtagumpay. Bukod kay Coco Martin, marami pa rin celebrity ang sumasampa dyan. At hindi na lang natin iisa-isay niyan. Dahil kung iisa-isay natin, napakadami niya, no? Pero maraming politiko ang sumasama dyan sa prosesyon na yan, lalo na kung nalalapit na ang eleksyon, dahil naniniwala sila sa himala ng itim na Nazareno. Maiba naman tayo. Sinasabi na ang lubid ng itim na Nazareno, yung hinahatak-hatak ito o hinahatak ito ng mga nandoon, no? Yung namamahala o yung iba doon, gustong-gustong makakapit man lang sa lubid na yon. At may paniniwala sila na ang dulo ng lubid nito, kapag naputol mo, ay magsisilbing agimat o talisman ayon sa iba. Ayon sa kwento-kwento, pinuputol nila ito at nilalagayan nila ito sa isang bote o maliit na botelya, at nilalagyan nila ng langis at ipinapahid nila sa masasakit na bahagi ng kanilang katawan upang sila'y gumaling. At ang nakakapagtaka, may himala na gumagaling sa paggawa nilang ito. Kaya masasabi na maraming himala ang nasabing itim na Nazareno. Marami ang gumagaling sa kanilang pananampalataya, partikular kung may mabibigat silang karamdaman, ay napapagaling sila ng itim na Nazareno. Kaya yung iba nagiging deboto na nito, sumasama taon-taon sa prosesyon kahit na buwis buhay ito. Kaya lamang po, kung kayo'y sasama sa ganyang prosesyon, no, dapat maging matatag ang inyong katawan o ang inyong resistensya, dahil kundi
malamang na bawian kayo ng buhay dyan. Taon-taon, maraming nawawala ng buhay sa prosesyon na yan. At ayun na nga, kaya natin dapat pinag-iingat ang mga narin. Tungkol doon sa agimat na sinasabi, meron namang gumagawa dyan na yung pinutol nilang lubid, ginagawin nilang agimat sa sugal, mali po yun, no? Dahil wala naman nung, hindi naman pinapayagan yung pagsusugal na yan. No? So maraming nabigo na ginawa nila agimat sa sugal na yan. Pero yung pagpapagaling, marami tayong nabalitaan na gumaling sa pamagitan nung pananampalataya sa itim na Nazareno. So yan po. Ayun po, ayan, alam nyo na ang kasaysayan ng itim na Nazareno. Kung kayo may mga pananampalataya, particular yung mga Katoliko, gawin ninyo po yan. At marami ang nagpatunay ng himala ng itim na Nazareno. So yan lang po. Hanggang sa susunod na pagpo-post namin ng aming bagong video, subscribe lang kayo, click nyo lang ilan dyan, pati po yung button bell. At sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, ang mabuting gawa, ihahatid ka ng Diyos sa magandang biyaya at ilalayo ka sa masama. Subscribe lang, click nyo lang yan. Thank you.